Yo, shoutout mga idol. Ayan, so guys, dito sa video ng ito, no, ipapakita natin yung mga signs of exit nitong Mocha scam. Okay? So ayan, shoutout mga Ludi. So ito yung kanilang logo, itong Mocha Farm. Ayan. So sabi nga natin na itong Mocha Farm ay the same na the same sa modus nitong Cash Baka. Okay, so ang kanilang CEO ay si Rutger Jacob Crick. Ayan. So, ang kanilang produkto, ayon nga sa kanilang website, ay itong mga dairy products katulad niya ng mga milk, cheese. Ayan, so makikita nyo, doon sa mga hindi pa familiar regarding dito sa Mocha Scam. Ayan. So, itong 50 pesos mo ay magsa-cycle siya ng 5 days. Ang magiging total revenue niya ay 100 pesos. So, 5 days na tigbe-20. Okay? So, ayan. Start sila dito sa 50, 400. Itong 400 mo, kikita ng in 120 days. Ayan. So, 13 pesos per day is 1,560. So, ganun din dito sa level 3. Hanggang level 5. So, mostly mga kapatid, is ganun yung modus. Mag-i-invest ka, then kikita ka ng daily in 120 days. Ayan. So, okay. So, noong November, yeah, November 28, 2020, nagbigay tayo ng warning. Guys, alam nyo kung saan? Dito sa Cash Baka. Okay? So, dahil itong Cash Baka ay nagkaroon na sila ng SEC advisory. Okay? So, ang Cash Baka mga kapatid is ito naman yung kanilang produkto. Talagang literal na picture ng baka. So, kunwari baka, mag-i-invest ka sa ganitong baka, ganitong breed. So, may equivalent siya na amount. Magkano yung daily na kanilang kikitain. Halimbawa dito, 50 pesos. Meron kang kita na 5 pesos daily. So, in total na 30 days, meron kang 150 pesos. So, ayan. So, dito sa Mocha Farm, more on dairy naman yung sa kanila. Almost the same din ng scheme. Ang pinagkaiba lang is yung produkto na. Dati, mga baka. Ngayon, ngayon ay mga cheese, no, or gatas, okay? So yan, so ayun nga mga loots, no, ito yung kanilang sinasabi nila na kanilang website mochafarm.com. So ito yung kanilang pinaka brochures. Yan, kunwari yung kanilang mga farmers, ito yung kanilang mga baka, mga gatas, okay? So dito nagkakaroon sila ng recruitment. Yung magbabayad ka ng 400, in return ay maging 560. So still the same dito sa ano, sa para kang bumili ng product, no. Eh syempre, para magmukha talagang kumpanya, kunwari ay magkakaroon sila ng special privilege dito sa mga regular employees. Ano ba yung regular employees? So kapag ikaw ay nag-invest dito sa cash Mocha Cow. Kapag ikaw ay nag-invest o nagtumalpa ka dito sa Mocha Farm, no, kikita ka, meron kang mga incentives. Siyempre, may mga tax yan. Kailangan mong mag-recruit at mag-share. Okay, so, kaya sinasabi natin na ito ay Ponzi scheme. Okay, so, ayan. Ito yung kanilang modus. Meron din silang promotion period. So, ganun na mga kapatid, no, bibigyan kanila ng limit para mag-share, para mag-invite. So, the more you invite, the more scam, no, kukuha nila sa mga tao. Ayan, so nitong June 15, nagbigay tayo ng warning regarding dito kay Noel Bornales. Ayan, ito kasi yung tumatayo nilang para pinakahead dito sa Pilipinas, guys, no. So siya yung unang nagpapa-interview o nagbibideo, nagpapa-seminar, something like that. Okay? So noong June 14, nag-live tayo, in-explain natin kung ano itong Mocha Farm na to, paano yung nagiging modus nila, ano yung pagkakapareho nito sa ibang scam noon. And then, nag-post nga tayo ng 15. Yan. Okay, so noong June 21, ayan. So, itong SEC,
Ayan, ay naglabas na ng SEC advisory laban dito sa Mocha Farm. Ayan, yun mga kababayan, no, pinag-iingat tayo ng SEC na wag na kayo mag-invest dyan. Okay? Kasi investment po yung nangyayari. Naglalagay kayo ng pera. Kunwari may binibili kayong produkto, pero syempre, digital lang. Wala talaga dumadating. Ayan. So, isa po siyang Ponzi scheme. Ngayon, isa sa modus nito mga scam na to is magpa-accredit. Ayoko na rin magkakontak sila ng mga seminars, charity. So, i-coconnect nila itong kanilang company or itong kanilang NGO na to sa modus, no, dito sa PNP, sa local government para magmukha silang legit. Ayan. So, ayan, no, pirmado ito ni Christine Estan, police colonel dyan sa Mindanao. Okay? So, hindi naman natin sabihin na-auto sila nitong ano, itong PNP, na-auto nitong Mocha Farm. Hindi naman ganun. Dahil una, ang PNP, as long as ikaw ay nagbibigay ng charity, wala naman sila makita ng mali dun sa pagbibigay ng tulong, eh, magbibigay sila ng assistance. Okay? So, nitong June 24, naglabas ng statement itong Mocha Farm, ayan. So, sinasabi nga nila nito na kini-question nila yung decision ng SEC sa paglalabas ng advisory, okay? So, ayan. So, dito, kinukonvince nila itong mga kababayan natin na wala lang yung ano na yan. SEC na yan, wala yan. Okay? Kasi tayo, nasa ibang bansa tayo at nakikipag-coordinate lang tayo dito into ventures dito sa Pilipinas. Okay? So, ayun. Usual guys na ito ay alibi or palusot na lang ng mga scam. Matagal nang ginagamit 'tong ganito, no. Na ginagawa lang naman ng SEC yung kanilang trabaho, kaya normal lang 'yan. Pero tayo hindi tayo ano, lumalabag sa batas. So ayan. Ayon nga sa kanila, kompleto daw sila sa legalities. Siyempre sa ibang bansa. O, alam naman natin na ina-fake din lang naman. Okay, ang daming na-auto nito mga babayan natin. Ayan, dito sa isang post na to, nagkaroon pa sila ng charity. O, kahapon lang to, no? Ayan. So, ito yung mga magiging host or naging host. Ayan, ito si Diane Cal. Ito yung mga senior dealer. O. Ibig sabihin, malaki na yung kinikita nito dito sa kanila scam. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag naging tumataas itong position mo, ibig sabihin, mas marami na yung mga nare-recruit mo. Mas marami na yung nabubudol mo. Okay, so pagdating ng time na ito scam na, eh maghuhugas kamay na lang itong mga lintik na to. Ayan. So sabi nga natin, modus ng scam itong ano, itong pa-charity-charity. Matagal nilang ginagawa to sa LMB, sa Cashbaka, sa A-Power, ayan, sa LFC Football, pati dito sa Lipair, ginagawa na rin po nila yan. No? So, hindi na po bago sa atin itong ganitong modus ng scam nitong mga scampanies na to. So, ito, mayroon silang event nitong dito sa Barangay del Sur. Ayan, July 26, no? So, ito yung mga speaker. Ayan, so, next time, expose naman natin itong mga to. Okay, so ayun nga, ito yung isa sa kanilang mga event, kanila pa charity. Syempre, tuwa-tuwa yung mga kababayan natin. Charity yan, guys. Yun. Ayan. So, ito, isa pa itong sa red flags, panibago ng scam. O, natatakbo na itong Mocha Farm. Ito, nagkakandak na sila ng recruitment hours bonus. No? So, ibig sabihin, pinipressure na nila itong mga kababayan natin na mag-recruit. Binigyan pa ng event dito yung pinaka-deadline. Mula dito hanggang dito, pag mas marami ka na recruit, meron kang bonus. Okay, so guys, dito sa isang GC, itong Mocha Farm Taglukop team, yan. Dito, pinost dito itong plano umano nitong sitaw SEC na pumunta sa Pilipinas. So, dito sabi, attention all dealers, we plan to arrive in Manila on September 20, mga kapatid. Walang mangyayari pagdating dito itong September 20 na to. Ayun mga listeners, no, dito sa kanilang message forwarded to, attention all leaders, we plan to arrive in the Manila, Philippines on September 20. Kaya sabi natin, mga idol, before dumating itong September 20,
paspasa ng mga to sa pag-pay-in, sa pag-promo. Kasi September 20, wala na to. Okay? I will count those who meet the leadership. Yan. Standards by 28th of this month. Okay, our CEO and all managers will be arrived at the scene to distribute dealers' benefits. Those who want to arrive in Manila can reimburse travel expenses. Senior dealers and above will reimburse air tickets. Junior dealers and mid-levels dealers will reimburse their train tickets. Bakit train tickets? E paano kung nasa ibang bandang Mindanao? And those who want to arrive at the scene need to report to NILDA. Yan, sino kaya tong NILDA na to? On the 21st of to register your Mocha Farm account number, then she handed it to me. Ayun mga kapatid, no. Etong ganitong activity, nangyari na to sa Mocha Farm eh, no? Sa Mocha Farm, sa iba pang mga scam na ang CEO ay nasa ibang bansa pumunta, ika ng Pilipinas. Okay, naalala niyo yung Cohen, never dumating yung ano, never nagpakita yung CEO ng Cohen. Okay? So, ayan mga kapatid, no, sabi nga natin, malamang sa malamang, itong 20 na to, wala na to. Bakit mga Ludes? Kasi delay na yung payout nila. May mga instances guys, no, may mga situation na nadidelay na sila sa payout, especially yung malalaki yung amount. So, ngayon ay magkakatapusan na, no? Next week, katapusan na. So, meron na lang silang 3 weeks, no? Para sa kanilang modus. Ayan, so ayan nga, meron na lang silang 3 weeks para sa kanilang modus. I think before mag 20 ay wala na to. Okay, so dito guys, sa Mocha Farm Philippines Mindanao. So meron silang mga pages, no, kanya-kanyang pages na itong mga lintik na to. Ito nga sabi dito is bakit po biglang nawala. So may mga nagkakaroon ng encounter na yung kanilang details or kanilang pera sa Mocha Farm, yung kanilang mga kinita ay biglang nawawala o hindi na nila makita. And meron din na mga delay na yung payout. Sabi dito is normal daw yan kasi nagkakaroon ng system upgrade. So another red flag po ng scam. Kapag ang isang scam ay nagpa-maintenance na, nagkaroon na ng delay sa payment, kapatid, so signs of exit na yan. Marami na scam yung ganyan ang nangyari, no? Nagsisimula sa maintenance. And later on yung maintenance tumagal hanggang sa hindi na nakuha yung pera nila. Anyway, ito pwede kasi bumalik pa yung kanilang system, syempre para mas makainganyo pa ng marami, mahaba pa yung ano, panahon na 3 weeks para makakuha pa, makalikom pa ng perang itatakbo. Okay? So ayan, dito si Lolita, sabi nga dito, important notice mo, Mocha Ranch, the system is being upgraded. This upgrade will take about an hour, half an hour. Anyway, so sabi nga natin, once ang isang company ay nagkakaroon ng system update o maintenance, tapos may mga delay payouts, guys, yan ay isang red flag na ng exit, no? Ayan, later on, kumbaga tinitesting lang kayo ano magiging reaction ninyo kapag na-delay yung payout ninyo o kaya ay nagkaroon ng maintenance. So, kapag nakita ng mga scammer na to na mukhang okay lang naman sa inyo na ma-delay, no? So, continue lang nila yung process, yung recruitment para sa sa pay-ins, no? Kailangan pa nila mas maraming pera bago sila tumakbo. So, yan, yung maintenance nila is just a testing pa lang yan. Okay, sabi dito, lagpas na ng 48 hours yung withdrawal, wala pa rin. Ayan dito, 623, oh. Rejected. So, bakit? Diba? So, pero yung mga 100 plus lang, naka-goods. Okay. So sabi dito, na isang night po, silo guys, kamusta naman yung withdraw nyo nung Friday na malalaki. Kasi sa akin kasi still in process pa rin at already 6 days na. So yun nga, sa mga scam, ang pinapawithdraw lang ay yung mga mabababa yung amount. Pero yung mga malalaking amount, hinuhold na nila yan. Okay? So maraming beses na yun guys nangyari. So, kung ako sa inyo mga Ludes, no,
kung ako sa inyo na kayo nag-invest dyan at meron kayong chance na i-withdraw na yung pera ninyo, mga kapatid, i-withdraw nyo na. Ayun mga idol, huling babala sa mga kababayan natin na huwag po kayo mag-invest dito sa Mocha Farm, no? Isa po itong scam. Okay, so patakbo na to, huwag na kayong humabol pa na kayo ay ma-scam. Okay, so dun naman sa mga nakasali na, mga idol, stop nyo na yung pag-i-invite sa mga kababayan natin. Huwag nyo na idamay sila sa kapahamakan. Okay, so hanggang sa muli, Shimney Anyol, Babush.